Bakit bang kulit mo? Inis na bulyaw ko kay Judah. Parang sasama lang naman ako. Malumani na sabi nito. Hindi nga kasi pwede. Inis na bulyaw ko. Kanina pa siya nangungulit. At kanina pa din ako nagluluto ng breakfast para sa kambal. Pero hindi pa din ako matapos-tapos dahil sa kakulitan ni Judah. Mukhang dito natitira sa bahay namin. Bakit hindi pwede? Gusto ko lang namang sumama sa inyo, mamasyal. Sabi nito at patuloy pa din niya. Sasagot pa lang sana ako pero si Jumad nang sumagot para sa kanya. Bakit po ba ang kulit niya, mister? Ayaw nga po ni mommy? Tamad na suway nito. Good morning, mommy. Masiglang bati nito sa akin at saka ako hinalikan. Where's Shilin? Tanong ko. She's still sleeping, mom. I'm hungry. Sabi nito at hinimas pa ang tiyan. Good morning, baby. Magiliw na bati ni Judah kay Jumad. I'm not a baby. Inis na sabi ni Jumad dito. You're my baby. You and Shilin. Nakangiting sagot nito. No, we are mommy's babies. Sabi nito at tinuro pa ako. Both of you are my babies too. Pagpupumilit ni Judah. Of course not. Matapang na sagot ni Jumad. I'm your... Judah, pwede ba? Umaga-umaga. Inis na suway ko dito. Nakita kong dinilaan lang ni Jumad si Judah para asarin. Kung makadila to, pasalamat ka nga sa akin at pinasahan kita ng kagapuhan ko. Natatawang bulong ni Judah. May sinasabi po kayo? Masungit na tanong ni Jumad. Nagkibit balikat lang si Judah at ngumisi. Mom, he's irritating. I don't want him here. I can't eat. Pagmamaktol ni Jumad. Tiningnan ko si Judah at pinagtaasan ng kilay. Umuwi ka na sa inyo, tamad na sabi ko. Saan ako uuwi? Eh nanditong pamilya ko, sagot niya sa akin. Napairap na lamang ako. Pwede ba Judah? Uuwi lang ako kung kasama kayo. Seryosong sabi niya. At bakit naman kami sasama sa'yo? Taas noong tanong ko. Sasagot na sana ito nang mapansin mo si Jumad na tahimik na kumakain sa tabi ni Judah. Kaya naman pumunta ako sa may kusina at iniwan sandali si Jumad sa may dining. Dahil asawa kita at anak kong mga batang yun. Seryosong sagot nito sa akin. Lumayo ka nga, inis na sabi ko, sabay tulak ng bahagya sa kanya dahil nakasandal na ako sa sink at malapit na siya sa akin. Bakit? Para namang hindi tayo nagkatabi ng ganito kalapit ah, pangaasar niya. Tumigil ka na nga, Judah. Nakakairita na eh, inis na suway ko sa kanya. Give me another chance, baby, please. I'll make it up to you and also to the kids. I want to take good care of you. Please, Sheila, just another chance. Pagsusumamo niya. I'm tired, Judah. Kung gusto mo ng chance, sa mga bata mo gawin. Pero sa akin, Judah, huwag ka na magpagod. Sabi ko't iniwanan siyang nakatunga nga doon. Pagkabalik ko sa dining ay nandoon na si Shilin at nilalagyan na siya ng pancake ni Jumad sa pinggan. Good morning, baby. Sabi ko tinalikan siya. Niyakap niya naman ako. Pagkatapos naming mag-agahan ay pinabihisan ko ng kambal sa mga yaya nila. Wala sila mommy at maaga daw itong umalis kasama si daddy. Hindi ko naman alam kung saan pumunta sila ate sa laste. Pagkatapos magligpit sa kusina ay umakyat na din ako para makapag-ayos. Sinigurado kong nakalak ang pintuan ng kwarto kaya naman pagkatapos noon ay pumasok na ako ng banyo. Pero nagulat ako sa kalagitnaan ng pagligo ko ay may biglang yumakap sa may bewang ko. Anong ginagawa mo dito? Sigaw na tanong ko kay Judah. Sa sobrang pagkataranta ko ay hindi na malaman ko anong dapat kong takpan. Ang katawan ko o yung mga mata ko dahil nakahubad din ito sa harapan ko. Kaya naman wala na akong choice kung hindi ang tumalikod at harapin ang dingding. Eto naman, dalawa ng anak natin, Sheila. Natatawang sabi niya. Umalis ka na! Madiing sabi ko. Ayoko nga, pangaasar niya. Isa, Judah. Pagbabanta ko sa kanya, pero lalong humigpit ang yakap nito sa bewang ko habang nakatalikod ako sa kanya. Napasingap ako ng maramdaman ko ang sa kanya sa bandang likuran ko. Judah, lumayo ka nga! Nahirapang sambit ko't bahagya yung tinulak, pero hindi pa rin ito nagpatinag at sinubsob pa niya ang mukha niya sa leeg ko dahilan para mapatingala ako. Daing ko dahil naramdaman ko na naman ang pag-iwan niya na marka doon. Shit baby, you're turning me on. Stop it, Judah.
sabi ko't pinakalmang sarili. I miss you so much, sabi nito at patuloy pa rin sa ginagawa niya. I said, stop Judah! I can't, dain niya. I swear, kapag hindi mo tinigilan, hindi ka na talaga makakapasok sa bahay namin, agad siyang napatigil. Sasama ako sa ayaw at sa gusto mo. Bulong nito sa tenga ko at ayan na naman ang labi niya. Bahala ka sa buhay mo, inis na sagot ko. Don't worry, akong bahala sa'yo, sagot niya. Ha? Nagtatakang tanong ko, napangisi to. Sabi mo, bahala ako sa buhay ko, eh di akong bahala sa'yo. Ano namang kinalaman ko dyan? Pagtataka ko. Ikaw kasi ang buhay ko, sagot niya na kinatawa ko ng pagak. Buti hindi ka nasusuka sa mga pinagsasabi mo, panuniyang sabi ko sa kanya. At tinangkang iiwan na siya pero nagsalita ko muli. Hindi ko na inilintanan na makahubad kaming dalawa. Kung iniisip mo na makukuha mo ako ulit sa pilitan, pwes Judah, pasensyahan tayo dahil hindi na ako katulad ng dati na sunod-sunod lang ako sa iyo. Matapang na sagot ko. I won't force you, Sheila, cause I will make you fall for me over and over again. Ginisihan ko na lamang siya. Okay lang sana eh, kaso ang sakit-sakit na, ang sakit bumagsak, lalo kung wala namang sasalo sa'yo. Pinalasabi ko tuluyan siyang iniwan doon. Bakit siya kasama, Mommy? Tanong ni Jumad sa akin tungkol sa pagsama ni Judah. Iahatid niya lang tayo, baby. Uuwi na siya pagkatapos, sagot ko sa anak ko. Hindi ah, sasama ako sa inyo. Nakangusong sabi ni Judah na nagda-drive ngayon. Inirapan ko na lang siya. Bahala siya sa buhay niya. Why? Tanong ni Jumad. Para may bantay kayo, sagot ni Judah. Why? Are you a bodyguard? At ayan na naman ang bunganga ni Jumad. Wala na naman preno yan mamaya. Nope. Then what? Mausisa ang tanong ni Jumad. Baby, can you behave? Natatawang tanong ko sa kanya. I'm just asking, ma'am. Nakangusong sagot nito na parang si Judah lang kanina. Nginitian ko na lamang siya at ginanong buhok niya. Pagkadating namin sa mall ay nagtatakbo ka agad ang dalawa. Hinanap agad nila ang Toy Kingdom. Mommy, I want a new robot, please? Pakiusap ni Jumad. Jumad, please mom, I want that and that one and that one. Oh my mommy, I want it all. Nag-hysterical na sabi niya pagkakita sa mga naglalakihang robot. Baby, malambing na suway ko. I'm sorry mom, okay, I'll wait for next time, malungkot na sabi niya. Hindi ko kasi sila sinanay ni Shailene sa luho. Halos lahat nga ng laruan na meron sila ay galing at binili ni Luis o Elijah. Wala pa kasi akong trabaho noon sa US. Kaya naman hindi ko na ibibigay ang mga gusto ng dalawa dahil mas makakabuti daw kung alagaan ko na lang ang mga ito at i-homeschool dahil preschool teacher naman ako. What's the problem, baby? Tanong ni Judah dito. Agad naman siyang tinignan ni Jumad na may pagbabanta. Napatawa si Judah. Okay, what's the problem, man? Pagkukurit niya. I want all the robots, but mommy don't have enough money. Malungkot na kwento ni Juma dito. But it's okay, pahabol nito. Mommy, I want this, sigaw na isang batang lalaki. Tansya ko'y 12 to 15 years old na ito. That's my favorite, malungkot na bulong nito. Habang nakating sa batang may hawak na laro ang gusto niya, nakaramdam ako ng lungkot at galit para sa sarili ko. Dahil hindi ko maibigay ang gusto ng mga anak ko. Miss, tawag ni Judah sa sales lady. Maglabas ka na kagaya nun. Utos ni Judah dito at tinuro yung laruan na hawak ng batang lalaki. Ay naku sir, sorry po, last na po kasi yun. Agad na patingin si Judah sa anak. Do you really want that man? Tanong niya dito. Yes, nakayukong sagot ni Jumad. Pero napatingin din siya sa akin at niyakap ako. I'm sorry ma'am, hindi na po ako magkukulit. Hindi ko na po ipipilit. Pagsusorry niya dahil inaakala niya sigurong galit ako. Bumiti na lang ako sa kanya pero nagulat kami nang may bigla kami narinig na iyak. Ako po ang nauna dyan! Iyak na isang bata. Gusto to ng anak ko, sagot ni Judah na ikinagulat ko kaya naman agad kami pumunta kung nasaan sila. Judah, tawag ko dito. Mommy! Mommy! Umiiyak na tawag ng bata. Hoy, ang laki-laki mo na umiiyak ka pa, suway ni Judah dito. Pinagtitinginan na sila ng mga tao. Anong nangyayari dito? Biglang singit ng isang supladang matabang babae. Mommy, ako po nauna doon. Akin na po yun eh. Pagsusumbong ng bata habang tinuturo yung laruan na hawak na ni Judah.
Ibalik mo yan sa anak ko, matarin na utos na babae kay Judah. Eko ayoko, sagot ni Judah. Judah, ibalik mo na yan. Suway ko sa kanya pero hindi niya ako pinansin. Hindi mo ba alam na ang asawa ko may pinakamataas na posisyon sa mall na to? Baka gusto mong ipalabas pa kita sa guard, pananakot ng babae. Napangisi naman si Judah dito. Hindi ba nasabi ng asawa mo na ako nagpapasahod sa kanya? Pagyayabang ni Judah. Nagulat ang babae. Kahit ang kambal ay napatingala din sa akin. Napalunok pa ang babae bago nakapagsalita. Sorry po, Mr. Pueblo? Nautal na paumanhin nito at dali-daling hinila ang umiiyak na anak palayo. Here man, masayang baling niya kay Jumad. Wow! Sigaw ni Jumad sa sobrang saya. Thank you man! Sagot naman niya kay Judah. Agad namang nabaling ang tingin ni Judah kay Shilin na nakayakap sa bewang ko. Ikaw baby, ano gusto mo? Malambing na tanong niya dito. Umiling lang si Shilin. Tell me baby, anything you want. Masiglang paanyaya nito. Agad naman napatingin ito sa akin. Humihingi siya ng permiso, kaya naman tinanguan ko na lang siya at pagkatapos ay magiliw itong lumapit kay Judah at nagturo na din. Matapos nila ay hinintay na lamang nila maibalot ang lahat ng pinamili. Nakahawak ang dalawa kay Judah at mukhang kinukuha niya ang loob ng dalawa sa pamamagitan ng mga luhong yon. Pinagmamasdan ko silang tatlo na may biglang nagtakip sa mga mata ko. Guess who? Natatawang sabi nito. Elijah! Masayang sabi ko't niyakap siya. Ginantihan din naman niya ako ng yakap pero maya-maya ay may biglang humila sa akin. Tangina pare, ibibili kita ng kahit ano pwede mong yakapin. Wag lang yung asawa ko. Inis na singhal ni Judah. I'm surprised, may asawa ka pa pala. Natatawang baling ni Elijah sa akin. Napailing lang ako. Nang madapo ang tingin ko kay Judah ay galit ito nakatingin sa akin. Anong problema niya? Wala naman na talaga kaming di ba? Dahil sa divorce papers, 5 years ago. Let's go? Tanong ni Elijah at naglahad ng kamay sa akin. Pero agad akong hinarap ni Judah sa kanya. Please baby, wag na kayo sumama sa kanya. Ako naman ngayon. Pagsusumama ni Judah. Hindi ko kinaya ang pagtitig ni Judah kaya naman napayuko na lamang ako. Agad na pabuntong hininga ito tumarap kay Elijah. Bakit hindi mo sabihin kung sino ka talaga? Paghamon ni Judah kay Elijah. Pagak na natawa lang siya. Sheila, bakit hindi mo sabihin sa kanya kung sino ang dahilan kung bakit nangyari sa iyong lahat ng yun? Paghamon sa akin ni Elijah na agad ko namang inilingan. Nagkibit-balikat lamang to. Tingnan natin kung masabi pa niyang deserving siya sa'yo. Natatawang dugtong niya ng pagkakunot sa noo ni Judah. Stop it, Elijah. Malumani na suway ko dito. Nawala ang tensyon sa pagitan namin tatlo nang tumakbo ang dalawa papalapit sa amin. Mister, can we eat? Can we eat, please? Sabi ni Jumad habang tumatalon pa. Baby, why didn't you tell it to me instead? Because mom, he promised. Sagot ni Jumad habang hirap na hirap buhati ng mga naglalakihang plastic niya na naglalaman ng mga laruan. Napatingin ako kay Judah pero hindi ito natinag. Ganun pa din ang tingin niya sa akin. Katulad ng tingin niyang nagtataka dahil sa mga pinagsasabi ni Elijah. Anong pinagsasabi nito baby? Naguguluhan tanong ni Judah tukoy kay Elijah. Oh, baby, big word. Panunuyang sabi ni Elijah. Oh, shut up. Galit na baling ni Judah dito habang dinuro pa. Judah! Suway ko sa kanya. Jumad, let's go. We're going to eat now, ma'am? Masayang tanong niya. Yes, sagot ko tinila sila na Shilin palayo doon. Tahimik kong pinagmasda ng mga anak ko habang sarap na sarap kumain. Nalagay ko na sa sasakyan ng mga toys mo, man. Masayang singit ni Judah. Thank you, man! Magiliw na sagot ni Jumad habang punong-puno ng spaghetti sauce ang mukha. Dahan-dahan sa pagkain, Jumad. Suway ko dito at pinunasan ng mukha niya. Nandun na din yung mga toys mo, baby. Malambing na sabi nito kay Shilin at tinabihan ito tinalikan sa noo. Thank you, Daddy! Sagot niya pagkatapos ay niyakap pa si Judah. Agad ako nagulat sa sinabi ni Shilin. Ganon din si Jumad. Ganon din si Judah. What are you talking about, Shilin? Nagtatakang tanong ni Jumad sa kapatid. Jumad, your mouth is full. Change topic na suway ko. Sorry, mom, sagot niya pero patuloy pa din siya sa pangnguya. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi na nag-usisa pa si Jumad. Pero nagulat ako dahil sa biglang pagdaldal ni Shilin. You and Daddy are like twins too. Didn't you see that? Tanong ni Shilin sa kapatid. Agad na patigil si Jumad ng pagkain at mukhang nawalan pa ng gana.
Shilin, hindi porket binili tayo ng toys ni Mister, eh daddy na natin siya, sagot niya sa kapatid. Napanguso si Shilin sa sinagot ng kapatid kaya naman bumaling to kay Judah. Hindi ba po kayong daddy namin? Malambing na tanong niya. Agad na paling sa akin si Judah kaya naman umiling ako sa kanya. Matagal siyang tumitik sa akin na tila ba humihingi ng permiso. See? I tell you, hindi siya! Masiglang sabat ni Jumad na para bang nanalo siya. Tumigas ang ekspresyon ni Judah. Shilin is right. I am your daddy. Sagot nito na agad kinatawa ni Shilin. Nagulat ako. Pero ginantihan lang ni Judah ang titig ko sa kanya para bang hindi siya nagsisisi na lumabas yun sa bibig niya. Mommy, is that true? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Jumad na nagpabalik sa akin sa wisyo. Baby, let me explain. You lied, Mom! You lied! Galit na sigaw nito at mabilis na tumakbo kung saan. Jumad! Sigaw na tawag ko at hinabol siya. Puro mabibigat na hininga ko na lamang ang kaya kong gawin. Kanina pa kami hanap ng hanap kay Jumad sa buong mall, pero hindi pa din namin siya makita. Jumad, baby, nasan ka na? Nangihinang sabi ko at napaupo na lang sa my bench. Sorry, Mom! Umiyak na yakap sa akin ni Shilin. Wala kang kasalanan, baby. Pag-aalo ko sa kanya. Okay, papunta kami dyan. Thank you. Sagot ni Judah sa kausap niya sa cellphone. May nakita daw silang batang lalaki sa may third floor. Umiiyak. Malumanin na sabi nito, tinawakan ako sa balikat. Agad ko yung tinabig at tiningala siya. Kung nakapaghintay ka lang sana, hindi mangyayari to. Galit pero malumanin na sabi ko dahil katabi ko lamang si Shilin. Look, Sheila, hindi ko ginusto yung nangyari. Nangihinang sagot niya. Ginusto mo man o hindi, may kasalanan pa rin yun dahil hindi ka nakapaghintay. Hindi ba sabi ko naman sa'yo, ako nang bahala? Medyo tumaas na din ang boses ko, kaya naman napatigil si Shilin sa paghikbi sa tabi ko. Sheila, frustrated na singhal ni Judah. Akala mo ba hindi ako nasasaktan na hindi man lang ako kilanin ng mga anak ko? 5 taon ko silang hindi nakasama, Sheila. Sumbat niya. Hindi ko na lang siya sinagot. Sheila! Sigaw na tawag ni Elijah na lakad takbong ginawa para makalapit sa amin. What happened? Nag-aalala ang tanong niya, saka ako biglang niyakap. Ginantihan ko din naman ang yakap niya. Nawawala si Jumad. Sumbong ko sa kanya. 5 taon ko siyang nakasama, talaga namang napaka-komportable ko na sa kanya. Shh! Hahanapin natin siya, okay? Malambing na pag-aalo niya sa akin. Stop crying, sweetheart. Bali nito kay Shilin. Agad niya itong kinarga. Nagulat na lamang kami na may biglang lumipad na cellphone kung saan. Putangina! Sigaw ni Judah, nagmarcha paalis. Damang-dama ako sa bawat lakad niya ang galit at ang panghihina. Napakatalas talaga ng dila niyang asawa mo. Natatawang sabi ni Elijah. Hindi ko na siya asawa. Seryosong sagot ko at lumakad na din para makapunta sa third floor kung nasa ang may bata daw na nakita. You two men! You lied! Nabutan ko umiiyak na sigaw ni Jumad na nakaupo sa sahig habang nasa harap ang nakaluhod na si Judah. I'm sorry, man. Malumanin na sagot ni Judah dito. You all lied! I hate liars! Humihikbing sabi ni Jumad habang nagpupunas ng luha. I'm so sorry, man. Please, I'll make it up to you. And Shilin, pag-aalo ni Judah. Pero bakit ngayon lang po namin kayo nakita? Mahina nakit na sabi ni Jumad. Agad na payuko si Judah at nag-angat ng tingin sa akin. Sa pagtingin niya ay kita mong paninisi pero agad din niyang inalis yun dahil hindi ko alam kung anong pumipigil sa kanya. I'm very sorry for that, man. But I promise, hindi na maulit yun. Panindigurado nito. Agad tumango si Jumad, tinaas itong kamao. Promise? Paninigurado niya kay Judah. Napangiti si Judah at sinalubong din ang maliit na kamao ni Jumad. Promise. Do you want to go home now? Tanong ni Judah sa anak. Tumango na si Jumad at naglahad ng kamay. Oh, akala ko ba big man ka na? Natatawang panunukso niya. Akala ko po ba babawi ka? Pang-aasar din na sagot ni Jumad dito. Of course. Masiglang sabi ni Judah at saka kinarga si Jumad. Baby, tawag ko dito nang dumaan sila sa amin. Pero agad kumirot ang puso ko na sumubsob ito sa leeg ni Judah para iwasan ako. Tara na baby. Utos ni Judah, agad namang humawak sa kamay niya sa Shilin. Naiwan kaming dalawa ni Elijah doong nakatayo habang pinapanood silang maglakad. Papalayo pero nagulat ako nang huminto mga to. Ano bang sabi ko, Sheila? Seryosong tanong ni Judah sa akin. Ha? Naguguluhan tanong ko. Hindi ba sabi ko, tara na? Si Shilin yung tina,
Agad na pahirap ito sa kawalan. Forget that. Tara na. Hindi ako papayag na maiwan ka dyan sa lalaking yan. Seryosong sabi niya. Agad naman akong bumaling kay Elijah para humingi ng permiso. Agad siyang umiti sa akin at tumango. Don't worry, papansinin ka din ni Jumad. Nagtatampo lang yan. Natatawang sabi niya at ginulo ng bahagi ang buhok ko. Tumango ako tipid nang umiti. Sheila, may pagbabantang tawag ni Judah. Can't you wait? Inis na singhal ko sa kanya. Nagkibit balikat lang naman ito tumalikod na. Nakayanan ko nga maghihintay ng 5 taon. Ilang minuto pa kaya? Bulong nito habang naglalakad palayo. Pagka-uwi sa bahay ay medyo maila pa din sa akin si Jumad. Palagi na din niyang kasama si Judah. Wala silang ginawang tatlo kung hindi magharutan. Gumagaan din naman ang pakaramdam ko dahil naririnig ko na munting tinig na Shailene na humalakhak. Alam kong hindi pa ganito kadali ito. Marami pa akong kailangang ipaliwanag sa kambal tungkol kay Judah. Pero sa ngayon, hinahayaan ko muna sila mag-enjoy na tatlo. Si Elijah at Luis naman ay busy sa medical mission. Kaya gusto man namin magkita-kita ay wala kami sapat na oras dahil busy kami pare-pareho. Nagulat na lamang kami ng 3 araw hindi napakita si Judah. Kaya naman walang ginawa ang dalawa ko hindi kulitin ako. Ma'am, where's daddy? Tanong ni Shailene. Hindi ko alam baby eh, sagot ko. Can you call him ma'am? Malambing na tanong niya. I'll try, okay? Nakangiting sagot ko kahit hindi naman ako sigurado dahil wala naman akong bagong number ni Judah. Thanks ma'am! Masiglang sabi ni Shailene at niyakap ako. Pagkatapos akong yakapin na nagtatakbo na to, agad ako namang napansin si Jumad na nakayukot buka may gusto ding sabihin. Baby, may gusto ka bang sabihin kay mami? Malambing na tanong ko. I want to see daddy, ma'am! Sagot ito tagad na tumakbo palayo. Don't run, Jumad! Baka madapa ka! Pahabol na sigaw ko. Naging abala ko sa paggawa ng merienda ng kambal habang dinidinig ko ang tawa na nilang dalawa habang nanonood ng TV. Nasa kaligitnaan ako ng paggawa nang bigla kong nagulat nang may humalik sa pisgi ko. Ano ba, Judah? Galit na saway ko sa kanya dahil 3 araw siyang hindi nagpakita. Tapos ngayon ibigla-bigla na lang pupunta dito at mangahalik pa. Hello baby, namiss kita. Malambing na sabi dito na inirapan ko lang. Sorry ha, hindi ako nakapunta ng 3 araw. Nagkasakit kasi ako, ayoko naman na mahawa kayong 3 sa akin. Paliwanag niya. Ah, ganun. Tamad na sagot ko't binaling lahat ng atensyon ko sa ginagawa ko. Ouch naman. Pero dati kapag nagkakasakit ako, kung makapag-alaga ka, parang mamamatay na ako ha. Natatawang kwento niya. Pakipulot yung pake ko, Judah. Tamad at seryosong pambabara ko sa kanya. Kaagad tumigas ang mukha nito sa narinig at naging seryoso na naman. Pake mo lang ba talaga? O pati yung puso mo nahulog na din? Seryoso at may diing tanong niya at saka ako tinalikuran at pinuntahan ng kambal. Sabi niya na nagpatameme sa akin. Ngayong alam na ng kambal ang tungkol kay Judah, ito na kaya ang simula para mabuo ang kanilang pamilya? Ano kaya sasabihin ni Judah kay Sheila tungkol kay Elijah na ikakagulat niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.